Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide. And right now we will have another video presentation and this is Forex 101. So pag i-discuss natin ngayon, actually this is another lesson. It will be lesson 5 at pag-uusapan natin ngayon guys kung paano na tayo magte-trade at using the MT4 and then ang broker na ginagamit ko ngayon primarily is ang XM. So, i-discuss lang natin isa-isa. Yung registration, medyo madali yon, napahapyawan na natin yon. And sa ngayon, i-discuss ko pa rin yon kahit papano. Kung paano yung registration, isa-isa, and then paano magte-trade. So, full package na natin no, sa umagang ito o sa video na to na pag-uusapan natin ngayon. So, share screen lang ako guys para maging mas malinaw. Okay, so kung makikita nyo, nandito tayo sa may lesson 1, 2, 3, and 4. So at least, bago tayo mag-trade, may knowledge na tayo sa Forex. Okay? Forex man yan or crypto, to be honest, iba lang ang financial instrument na tinetrade mo. Pero iba lang yung proseso ng pinipindot mo. Pero iisa lang ang possible na strategy na gamitin mo. Although, depende yan sa pag-aaral mo. Yung technical analysis, andyan lang. Nagkakaiba ka lang ng financial instrument na tinetrade nyo. Yun ang dapat nating maintindihan. Kasi yung sabi ng iba, sir, di ba ano ka, crypto ka or forex ka? So, depende na lang. Kasi yung behavior ng market ng bawat isa ay magkakaiba. So, kung galing ka ng crypto, talagang volatile ang market. Pagdating sa Forex, regulated kasi yan. Then sa stocks, may mga shareholders yan. So regulated yan. Yung behavior niya, hindi ganun ka-volatile compared sa crypto. So personal opinion ko, mas madali ang technical analysis sa Forex and indices and commodities. Okay, so gawin natin. Kung napanood nyo to, itong ating lesson 1, andito yung mga simpleng explanation sa XM, since XM and then bakit XM ang pinili ko, uulitin natin yan. So gagawin nyo lang, at least guys, makakapag-register kayo dito sa official link natin. Okay, so dito lang yan, pagka-click nyo, okay, mayroon kayong makikita nito. So ito, napaka-simple lang. Ito, pag-uusapan natin yung mga selection na ito ngayon. So, punta lang ako sa ibang Chrome ko para makapag-register talaga tayo sa Excel. So, right now, maganda muna pag-usapan natin, paano ba ako hahanap ng right broker? Especially sa Forex. Okay? Forex kasi itong lesson natin. Kung sa crypto, normally, kumukuha tayo dito sa CoinMarketCap. And then, maghahanap ka ng exchange for derivatives. So, yan. Kaya, ako, Bybit, Binance, ginagamit ko to. BitGet din, gumagamit din ako. So, at least nakikita mo dito kung sino yung top 1, 2. Of course, doon ka na sa, andito sa mga top 10. Okay. So, nung lumipat ako ng Forex, actually, nung gusto ko na mag-focus talaga rin sa Forex. Aside from crypto, ah, hindi ko pa rin iniiwanan ng trading sa crypto. I went to WikiFX at tinignan ko ang number 1. Okay. So, paano ka magre-register? Punta ka lang sa description ng video na to. Click mo lang to para sigurado na makakapasok ka dito. Okay. Now, gagawa lang tayo ng ano ba yung magandang piliin nyo. Meron tayong standard, micro, so nakadepende yan sa lot size. Ngayon, tip ko lang sa inyo to guys. Kung gusto nyo ng yung spread, eh medyo maliit. Yan. Pero syempre, makaka-apekto yun sa trade mo, sa gain ng trade mo. Yung spread niya, dito ka sa ultra low micro. When we say spread, yun yung difference ng asking price. If you remember, diniscuss natin to sa lesson 1 or lesson 2, yung spread.
difference siya ng asking and bidding price. Kung bibili ka o magse-sell ka, iba yung price niyan. Okay, iba yung magiging price. So, andito yan. May spread tayo na tinatawag karamihan sa mga broker. Okay. Hindi ko lang sure kung totoo yung iba sinasabi ng iba, zero spread. Kasi, to be honest, doon kumikita ang broker sa spread. Wala naman, sa Forex kasi wala naman silang fees na tinatawag na katulad ng sa crypto. Meron tayong takers free and makers free. So, I need to do my research about it. Pero technically speaking, kung magaling ka naman sa technical analysis, hindi sobrang malaking effect yung spread sa trade mo. Although maganda, walang spread nga talaga. So yung claim nila na zero spread, titignan natin. So far sa XM, meron silang claim na pagka naka-ultra low ka, around napakaliit ng spread na ibibigay sa'yo. The only problem or cons is yung mga benefits na mga bonuses. Possible na hindi mo makuha yung $30 bonuses. Kaya it's your choice na kung anong gagawin nyo. Standard or ultra low micro ang kukuha ninyo. So nakadepende yan sa lot size. So mamili na kayo dyan. So once na okay na kayo dyan, so gawin natin. Punta ako dito. I-make sure ko lang na ito yung link ko. Homepage link. Pwede rin kasi makikita nyo yan. Okay, ito. Tama to. And click nyo yan with start free or okay. So, ito rin. Kakinlik ko yung real account link ko. So, type mo lang yung name. Okay, so, nangyari na type niyo na yan. Pili tayo ng account for only for the purpose of the video. Type lang natin. Okay. Yan. Gmail.com. Per client to guys, isang email lang talaga. Pwede naman kasi kayo mag-open ng another account kung halimbawa sa asawa nyo o sa kapamilya nyo, sa anak nyo. Huwag kayong gagawa ng ibang account o ibang email address. Mas maganda, lihiti mo yung iyong account. Hindi ka magkakaproblema kung isa lang talaga, and then later on papakita ko sa inyo kung paano mag-open ng account. Okay, so dito lang natin lagay. Okay, so lalagay nyo lang to. Okay. Tapos, yun na. Magkakaroon na kayo ng real account. And then kung may bonuses yan. So sa leverage, changeable naman ng leverage. Okay, yung base nyo is of course USD. Account bonus, mag-yes kayo. Okay, pwede kayong mag-yes. Pero itong leverage, pag-aaralan to, sinabi ko na to sa Forex, okay lang naman yung 500 to 1,000. Ang importante kasi dyan yung position sizing na pinag-uusapan natin. So, once yung real account registration, napakadali lang guys. So, hindi na natin gaanong i-discuss yan. So ngayon, papasukin na natin ang XM. And bakit XM din ang napili ko, iisa-isahin natin yan. So una, sabi ko nga, ito yung top 1 na broker based sa WikiFX. Ibig sabihin, mga walang reklamo, less ang reklamo for over 10 to 15 years. And then, meron siyang regulation worldwide like UAE, ito ay Seychelles, Belize. Okay. So, isa siya, actually, isa siya sa pinakamarami. Tingnan natin yung top 2, Rakuten. Tatlo lang yung kanyang regulation. So, mahalaga kasi ito, once na may regulation ka, magka-problema ka,
the government from this regulated license can give you a legal, meron kang legal ability or responsibility sa government na to. So once na hindi ka nag-comply sa kanila, madali kang mahabol. So kung mas marami, mas maganda. And technically speaking, sa Forex, si XM ng number one dyan. Now, punta naman tayo sa mismong XM. Bakit ko siya nagustuhan? Login lang tayo. So, sa ngayon, nag-try na rin ako mag-withdraw kasi 2 weeks pa lang akong ginagamit to. So, nagpag-withdraw na rin ako. Naging total equity ko is 400. Dumami na siya. Nag-start ako, alam ko, parang $200. And then, yung mga winning ko, syempre, hindi naman mawawala din ang talo. Pagkatapos niya, nag-try na ako na mag-withdraw, dino-double check ko siya. And then, nag-open na rin ako, mag-open ako ng additional account. Dito ako maglalagay ng mas malaki. Dahil ito yung ultra low micro, yung sinasabi ko sa inyo. Mas maliit ang spread dito. So, i-document natin yan. Now, punta tayo ngayon dito guys. Bakit isa to sa maganda? Pagdating sa deposit, okay? If you are in the Philippines, meron tayong GCash. If you have cryptocurrency from Binance, saan man yan, no? USDT, TRC20 ang lagi kong i-sasuggest sa inyo, mas mababa ang fee, huwag kayo mag-ERC20 o Ethereum Network. Okay? So, pwede sa GCash, pwede sa Binance, o kaya Bybit, kung may Bybit kayo. Kung may OKX kayo, pwede rin. Kung may bangko kayo, pwede rin. So, tingnan natin kung anong mga bangko ang nandito. So, PNB, Banco de Oro, Asia, at marami pang iba. Hindi na natin iisa-isahin. So, normally, pagka-deposit, sasabihin naman niya kung ilan, no? Kung ilang araw. Normally, isang araw lang. Pinakamabilis yung GCash natin. So, gawin natin yan sa GCash. Deposit tayo ngayon. Balik tayo sa deposit natin. So, tingnan nyo, no? 179. Okay, kuhanin natin yung promotion ng... meron tayong 100% bonus. So, trading bonus yan. Lumalaki yung equity mo sa pagte-trade. But of course, hindi mo agad-agad yung ma-withdraw. Meron terms and condition yan. Pwede nyo na lang i-download o baka i-share ko na lang din dito. Okay, so pagkatapos nun, so deposit tayo na kailangan niya ay 58. So yan, $58. Deposit. Oops. Deposit tayo ng $58 through GCash para makita nyo. Okay. $58 is 3,100. Ang conversion niyan ay, makikita natin, ang conversion niya ay, wala nakalagay. Okay, so tingnan na natin, mag-deposit na tayo dito sa GCash. And piliin nyo lang guys yung sa Dragon Pay GCash and then select. So yan, nakapag-deposit na tayo. Redeem back na tayo sa merchant natin. So ngayon guys, tingnan nyo, no? 237 na siya. Nung nakaraan, 173. So nadagdag na yung ating account. Yung ating dineposit sa GCash. And then, yung, ayan, naubos na yung 100 kasi 100 bonus is maximum $500. So, $500 yung trading mo, trading equity mo, lalaki. Okay, yung trading equity mo dito sa standard.
I-re-reconfirm lang natin yung sa ultra low. Alam ko hindi possible yon. Tignan nyo lang. Okay. Kung hindi man, to be honest, kung magaling ka na sa technical analysis and mataas yung winning percentage mo, hindi yan ganun ka big deal. Okay, so ngayon naman 50% bonus kung magdadagdag pa ako. So maraming bonuses sila si XM. Then punta tayo ng iba pa no na gusto ko dito. So ang instrument na pwede natin dito guys, ito tong cryptocurrency Forex. I'm not suggesting to trade in cryptocurrency dito. Mas prefer ko magbabybit ako. Personal opinion ko 'yon. Equity and indices, ayan yung mga stocks. Okay, stock, CFD, meron din tayo. Forex, of course. Energies. Ang commodities, favorite ko yan guys kasi andito ang... Okay, cocoa, meron dito sa coffee. So, ang ano nila, ang energies ang tawag nila doon sa... gold. O ito, oil. Napin natin yung gold. My favorite, ang gold. Alam ko, part yun ng commodities sa ibang ano eh. Precious metals. So, sa precious metals, ang gold and silver. Dito ako madalas nagtitrade. Okay, ng gold. So, ayan yan. Minimum price fluctuation, spread. So, medyo malaki ang spread sa gold, guys. Pero, ewan ko, naging masaya ako sa gold. Siguro dahil galing ako sa crypto, volatile siya. Ito, volatile din. Mas gusto ko yung volatile talaga. Since medyo okay naman ako sa technical analysis. So, okay na tayo. Naklaro na to. Nakapag-register ka na. So now, once na ikaw ay nakapag-register na, okay, kailangan mo ng MT4. Okay, so MT4 natin dito. Yan, may open na ako talaga guys. So, yan yung MT4 natin. So, dito sa MT4 na to, may basic tayo ng isang lesson 4 ng MT4. Paano mag-log in. Yan. At paano mag-buy and sell. So, ibibigay ko lang yung importante dito guys. Punta ka ng open an account dito. Kung ano man yung email sa'yo, makaka-email ka ng ganito guys. Ilalagay ko lang sa notepad. Meron akong notepad niyan. Hindi ko na na-screenshot yung email. So ayan, makaka-email ka ng ganyan. Kung anong server, tapos syempre kung anong password mo doon sa login, yun din dito. So, that's it. Pagkatapos mong nakapag-register, nakuha mo yung mga bonuses mo, yun ang pwede ka nang kumuha. So, paano ka magda-download nito? Madali na lang, no? Pasok ka pa rin doon sa... dito sa ating members area. Okay, yan. Pasok ka lang dyan. Meron dito kung saan ka mga magda-download. Halimbawa, platform. Yan, punta ka ng platform, MT4 for PC. Kung gusto mo ng PC, may iPhone din, XM for iPhone, at iba pa. Andito na lahat ng mga devices na pwede mo. Then, ang maganda dyan guys, dito sa XM, daily, Monday to Friday, yan, meron tayo every 5 o'clock na libre ang tutorial. So, bukod dito sa YouTube channel ko, o iba pang mga YouTube channel, pwede kayo dito. So, ang mga instructor dito, mga veterano na to na instructor. Kung gusto nyo makita, yan, si Jonathan Lou Reyes, Richard Caringal, sa stock market siya kilala. Experience na rin si Maddie Dadji. Okay, so, yan, founder siya ng Forex Samurai. Isa siyang accredited and registered brand ng Forex dito sa Pilipinas. So, ang nakakatuwa dyan, every day you can learn from XM. So, meron na tayong educational.
So, ano lang kailangan nyo? Mag-register lang kayo. Then, gamitin nyo si XM, of course, sa pagte-trade nyo. So, after nyan, kung may mga tanong lang kayo, comment lang kayo guys sa video na to. Pwede nating isunod yon sa lesson 6 kung ano bang mga tanong. Kasi sabi ko nga sa inyo, napakahalaga ngayon yung technical analysis, yung pasusulungin. Siguro next time, pag-uusapan natin guys yung trading psychology, yung mga don'ts, ilalagay natin yun sa Forex naman. Okay. Although meron na rin tayong trading psychology sa trading tips 101, dito naman sa Forex 101, i-discuss natin yun. So, don't forget, no, register lang kayo kay XM. Kung may mga broker din kayong nakita na talagang zero spread, it's okay. Comment nyo lang para makatulong din tayo sa iba. So, honest review lang tayo. May tanong pa ba? Kung may tanong, comment lang kayo dito sa ating YouTube channel na ito. So, don't forget to subscribe and like my channel and like this video. Kung may mga tanong pa, pwede rin kayo mag-PM sa akin. Nag-entertain naman ako. Wag lang puro tutorial na kagad yung i-PM nyo kasi I'm normally answered tutorial question sa mga video ko. Okay, maraming salamat sa inyo guys and welcome again. At thank you sa panonood dito sa Earn Money at Home Worldwide.